So yun nga, dahil nagsiset up tayo ng ating outdoor concrete pot para sa mga crayfish. So bumili tayo ng dalawang aquarium air pump, ito aerator. So may nabibili kasi ako dati yung Amazon na A7500, pero parang mas malakas to eh. Bumili tayo ng dalawang AA8500 na dual air pump. So dalawa yung binili natin ito. So nung tinest kanina sa pet shop, okay naman. So ito yung gagamitin natin para sa ating concrete pond. Pero parang backup lang to, dahil syempre ang pinaka main filtration natin yung overhead filter. Yung meron tayo doon ginamit, yung ginagamit natin sa tilapia. Pero syempre yung support, kailangan ng aerator. So ayun, nag-try tayo ng malakas na aerator. So far naman yung ginagamit ko, ito kasi yung ginagamit ko talaga yun, sa mga sa mga setup ko. Eh nakakapag apat na ako dyan eh. Apat na aquarium yung nasa setupan ko nyan. Pero ito, 10 pesos lang yung difference nila. Pero parang parang mas malakas to. Tsaka parang mas malaki. Tingnan nyo, buksan natin. Parang mas malaki yung size nito eh. So ito recommended ko, dahil parang na-test ko yung Amazon na to. Matibay din eh. Mura lang siya pero matibay. Kagaya nito, dual pump pero 200 pesos yung bili ko. Yung isang yan mas mura ng 10 pesos pero ito na yung ating gagamitin. So yun. Ayun. Parang mas mukhang heavy duty to, di ba? So same din naman, may low power and high power. So ito, recommended ko na air pump to kung sa mga low budget. Ayan, meron kasi tayo dating air pump na medyo mamahalin. Pero ito, matibay na rin to. Tsaka parang mas quality itong gawa nilang puti. Kasi yung isa, medyo yung transparent ito. Transparent kasi yung case nito. Mas maingay. Pero ito, mas tahimik to eh. Kumbaga same naman siguro yung nila motor, pero mas ginawa nilang mas improve, mas tahimik yung tunog. So yan oh. So dito sa may amin, 200 pesos lang to. Ayun oh, 4 watts. 4 watts pala to. Tingnan natin yung isa kung ilang watts. So may kahon tayo dito. Ito. Sabi kasi nung store, ayun, nahulog na. Teka. Oo, kasi. Ayun, nasan ba yung wattage nito? Walang nakasulat. Kasi nakalagay, 2.5 by 2 liters, 5 watts pala to, mas malakas pala to. Tama. Ito pala 4 watts, pero mas tahimik siya, di ba? Pero 3.5 liters minimum by 2, tapos 4 watts lang siya, di ba? Pero mas malaki yung liters capacity. Ito naman, 5 watts siya pero 2.5 by 2 liters per hour. Pero mas energy, kumbaga ito kasing unang version energy saving daw, pero itong pangalawa mas improved version to, energy saving din syempre. So syempre pag bas bagong modelo, yun yung pinili natin. Mas tipid siya sa kuryente, but and then mas effective. So ito, recommended ko sa mga newbie na nag-aalaga ng mga isda na gustong makatipid. So 200 pesos lang to sa pet shop, lalo na siguro pag sa mga Lazada, sa Shopee, mura lang. So ito,
Ito yung gamit kong ayan, air pump. Ayan. Tapos ito naman yung gamit nating submersible pump dun sa isang sa mga aquarium natin. Ito recommended to rin to. Matibay din tong brand na to eh. Resan. So, submersible water pump. Ayan. Medyo, ito yung bili ko dito is 500 pesos yata. Ayan, 1,400 liters per hour. It's 21 watts siya. So, yun. Ito yung ginagamit natin. So, yun. Bumili na rin tayo ng mga ano. Ito, 8 pesos per meter. Yung ano. Air hose. Di ba? Nagbili na rin tayo ng mga ano dito. Yung mga parang connector, controller, para maano. So yun, that's it. Yun lang naman po yung aking short update and para ma-share ko sa inyo sa mga naghahanap ng murang air pump. So 190 pesos and 200 pesos naka dual pump ka na up to 4 aquarium yung kayang lagyan.